Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang nasa 11 Palestinians kabilang ang ilang kabataan sa pag-atake ng Israeli Army sa siyudad ng Nablus sa bahagi ng West Bank. Ayon sa Palestinian Health Ministry, aabot sa 100 katao ang sugatan kabilang ang ilang matatanda sa tinawag na counter-terrorism operation ng Israeli Army. Giit pa ng Israeli Army na ang target ng operasyon ay mga miyembro ng militant group na nagtatago sa ilang mga gusali doon. Binatikos ng maraming bansa sa pangunguna ng Amerika ang marahas na pag-atake. Binigyang katwiran ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pangadiban ang pag-uutos niya na ituloy ang pag-aangkat ng asukal. Ito'y sa gitna ng ulat na walang approval ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang memorandum na inilabas ng Office of the Executive Secretary. Aminadong opisyal na naging padalos-dalos ang kanyang pasya bilang tugon na rin sa direktiba ng presidente sa isyu ng mataas na presyo ng asukal sa pamilihan. Ayon kay Pangadiban, dahil anya sa urgency, ay inatasan niya ang 3 accredited companies na ituloy ang importasyon ng asukal. Nauna na rin hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros ang investigasyon sa pagdating sa bansa ng 260 containers ng asukal mula sa Thailand na hindi umano kasama sa sugar orders ng gobyerno. Binuksan sa Kamara ang debate para magdaos ng Constitutional Convention na magbibigay daan sa pag-amyenda ng saligang batas. Si Constitutional Amendments Panel Chairman at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang nag-sponsor ng resolusyon na magbubukas ng debate sa plenaryo. Sa kanyang resolusyon, sinabi ni Rodriguez na may compelling reason para amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon sa mambabatas, ang saligang batas ng Pilipinas ang 3 sa most restrictive in the world at most restrictive sa Asia na nagiging balakid-anya sa pagpasok ng investors sa bansa. Mariing pinabulaanan ng National Commission on Indigenous Peoples sa Calabarzon ang kumakalat na ulat na walang natanggap ang mga katutubo mula sa 160 million pesos na disturbance fee para sa Kaliwa Dam Project. Kasunod ito ng kumalat na text message na nagsasabing palabas lang ang pagbibigay ng 160 million ng MWSS sa 2 IP communities sa konstruksyon ng dam na makakaapekto sa kanilang ancestral domain sa Rizal at Quezon. Sa Facebook account ng NCIP, ipinakita nito ang screenshot ng savings account bilang patunay na natanggap at naideposito ang 80 million pesos noong February 21, 2023 at ang isa pang 80 million pesos ay para naman sa mga katutubo mula sa Tanay Rizal at General Nacar sa lalawigan ng Quezon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.